Adex na lang. Adex? For this Johead, Zeno, Adex. Zeno for this Kaja peeks on that Atlas and... 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Sent on this Masha. Ayun nga no guys, well, natarangin kita yung po. In terms of draft, kanino ka mas paborito? Mas, I'm gonna go with what works ever since. So, mas standard yung draft ng San Pablo City dito. So, I'm gonna go with blue side. But, guess ko naman yung point or yung gustong gawin ng red side dito. It's just, it's gonna be game 2 all over again. Meron silang expiration date, meron silang time na kailangan ma-close nila yung game. Ikaw, Kaisaya? Well, yes, indeed. I'm for San Pablo City's draft as well. Just like what you have mentioned, it's standard. And at the same time, I really like securing a marksman or a source of DPS hero in here sa current meta ng Mobile Legends. Bang, bang. And ayun nga, San Fernando City, having Ailing, having no marksman in their composition, objectives will be harder to take. Maybe they'll have a good early game time, but that depends eh. That depends. If everybody got a good early game time naman, but late game time, I think what is gonna work better is what San Pablo City have. Kasi hindi na problema para sa isang carry kahit may Atlas pa dyan, kahit may Droid pa dyan, because you know, hell, true damage. But what is happening? What does happen, Yuko? Atlas did try to jump in doon. Kasi si Atlas, pag nag-second skill siya, pag na-meet yung pinaka-opposite yung armor, meron niya split second stun. He wanted to try that, pero nakita niya, wait, tatlong tao to. So he was just forced to figure out. Now we have 3 people, make that 4, as a top lane, pressuring the Masha. This is good. Make sure na hindi makaka-forward yung Masha natin and try to steal as much resources or as much jungle as you can sa kanila. First turret down sa side ng red team natin dito. Sent, of course, rotated over to the mid lane. Kaja, wala pang hila yan. And we could see that the other members of the blue team papunta na lang din muna sa mid lane. Pero Peaks, nakita siya bigla dito. He used second skill to try and get away. May slow, may stun for a bit, and nabuhay pa rin naman siya. Ay, yun na nga, no. That was an early third take, by the way, onto the top lane. Ito na yung sinasabi natin, okay, basta may DPS ka, that's not gonna be too much problem. It's gonna be easier for you to take objectives. Na-force na lang talaga yung Masha, oh, palit tayo, bot na lang ako. Tapos baka mamaya, dito na mamapunta yung push, ha? Kasi definitely, this is, might be the next objective. Target! Oh, grabe naman! Oh my goodness, first blood pa nga para kay Zed doon. Mabubuhay ba siya? Aba, mukhang nabuhay! Grabing outplay naman from Joe Rider. Also, shoutouts kay Joe, tsaka kay Aaron Kenji Bacol, nanonood sa stream ngayon. And nakita naman natin dito, si Kari, tamang kuha lang ng buff, tamang micro lang. Nakakuha kami ng first blood. Pero syempre, we will still get your resources para ma-make sure na for mid-game, nandun yung power spike ng draft nila. That is so true. Meanwhile, we can see 3 members from San Fernando City. What is currently happening? Naku, Zed, delikado at ang lagay. Sabay figure out. Wow! Makakatakas nga ba? Nasipa. Yes! Ultimate pa nga. Pero ultimate dito, mayroon ba nakuha? Isa, ginamitan din ng first skill. But it looks like it is not enough. Siya ang na-stun, siya ang na-hold. And mukhang paalam na nga kay Atlas dito. But Toms was able to secure the turtle sa may topside. Grabe naman ang San Pablo City. Galit na galit. ML na ML. And they are gonna get the mid lane threat as well. Ito yung bakit ayaw ng mga pro players natin dati na may Chu yung kalaban eh. Or why highly pick pa yung isang Chu. Bukod sa grabe naman dumamage, grabe yung mga takas potential niya. Just like what this said, showcased a while ago. Pero meanwhile, forced to figure out si Adex doon, nagamit-gamit ang Johead. So yun na nga, no, yung teamfight kanina sa bottom lane sa tier 1, although nakuha yun ni Sent ng Masha sa baba ng mapa, panalo pa rin dun yung San Pablo because they got 2 objectives. They got a kill and at the same time, nakuha nila yung turtle. But for the meantime, mukhang palitan muna tayo ng objectives dito dahil ano na nga bang nangyari. Mukhang may exchange tayo ng objectives dito, Yuko, ah. Tama, tama. And wala na pong outer turret sa top lane. And sa mid lane and bot lane naman, meron lang isang remaining outer turret. Pero mukhang pinapunit pa rin ng blue team ang kanilang minion wave. Mabilis na mag-clear ng wave actually.
peaks, tago lang sa Gedli, but walang malapit sa kanya, so I don't think he's gonna use his ultimate. Either way, he gets spotted out. Wala pa ako nakikita ng Divine Judgment from Kaja dito, and that's okay, kasi ang hirap naman kumuha or pumitas ng isa kung magkakalapit sila na gawin Divine Judgment dito, pero ay nangahali yung namatay si Tams dito. Atlas gets torn by the carry as well. Ginamit dito ni Kaja first kill now, but it looks like the pressure and the damage from the blue side is just too much. Ito ah, this is not a good game for Ling. Wala siyang nagagawa so far. Ling is 0-0-0 right now. And tignan naman natin yung side ng San Pablo City dito. Meron na silang nakuhang 3 kills. One na nag-land kay Carrie dito and kinukuha pa bigla ng Carrie yung turtle nut. Turtle nila dito. Yes, and San Fernando City is already having a hard time. There's no steal for Owl. Owl will make use of his ultimate for to no afford, no kills, no survivability placed for him. Kahit mag-ultimate siya palayo. Grabe na. Alam mo, it feels like San Pablo City wanna end this best of three match ASAP, because ang haba nga na match kanina, di ba? 30-minute game time. Yung kanina sabi nila, di ba pala ako nagla-lunch or kailangan na naming mag-meritienda or anything. Pero Yuko, what is happening ngayon? Na-divine judgment si Popol and Koopa and that's the end. Ayun, pag nahila ka, goodbye. Yan ang masasabi ko. Pero si Gancho dito, level 11 na si Kari. Ling is just level 9. That is no. Two levels up si Pix waiting ito. And that is something you do not want if you are San Fernando. You do not. And ako po, lahat na lang ata. You do not. Wow. Lahat na lang ata na resource na ihigop ng blue team natin dito. And they're gonna take over sa may area kung nasan si Ling dito. Masha being on the top lane. I don't think when. Unless hindi siya makita ng top, oh. Mag-focus lang sa pag-clear ng wave. Pero feeling ko pala, girls na yan. May pag-1v1 ka, nakasa nga! Ang recall dito, what's up, what's good to pinalunan ni Tams dito, pinagbato na ka ng fidget spinner, pero tatanan ko pa ba? Looks like it's in the BNO, Johid being locked in, and napatay na kabigla ni Popol and Koopa dito. Next round, pumasok ng Lavalier, get chicken out si Kari, nasa likod lang si Kari, you do not want that to happen, ako po nakaka-free down, March 4 ng San Pablo City, and that is a clear, a quick rather, clear minion wave dito from nako, the blue side, ito na and nga. Wala pang 10 minutes pa kung mukhang mapubutas na ang base ng San Fernando City. Counter Inferno being used and killing spin na bigla ang carry natin. And boy, gabi naman to kung kanina 30 minutes ang game. Ngayon, Fountain natapos na at natapos na nga ng San Pablo City ang game 2. Parang sobrang... Sabi ng San Pablo City sa San Fernando City. Wala nang sabi sa akin. I mean, it's like,